Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay ipinanganak noong November 30, 1863 sa Tondo, Lungsod ng Maynila. Ang kanyang mga magulang ay sina Santiago Bonifacio at Catalina de Castro. Siya ay isang Pilipinong revolusyonaryo at bayani na nagtatag ng kataas-taasang kagalang-galangan na katipunan ng mga anak ng bayan, KKK o Katipunan. Isang lihim na lipunan na nakatuon sa pakikipaglaban sa mga Espanyol na sumakop sa Pilipinas. Siya ang isa sa mga unang nagkaroon ng malinaw na pananaw kung ano dapat ang Pilipinong bansa. Siya ay kinilala ama ng himagsikan at Revolusyon Pilipino at kilala sa tawag na Supremo. Si Bonifacio ay hindi ipinanganak na mahirap. Ang kanyang ina ay half Spanish at may sarili siyang taga-Turo. Ngunit, hindi naging madali sa kanya ang buhay nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Noong 14 na taong gulang pa lamang siya. Dahilan upang matigil siya sa kanyang pag-aaral. Sa kabila ng kanyang kakulangan sa formal na edukasyon, tinuruan niya ang kanyang sarili na magbasa at magsulat sa wikang Espanyol at Tagalog na naging dahilan upang makakuha siya ng trabaho bilang clerk messenger sa isang kumpanyang Aleman. Sinasabing interesado si Bonifacio sa klasikong kanluraning rasyonalismo at mahilig magbasa ng mga gawa ni na Victor Hugo, Jose Rizal at Eugene Sue. Siya ay nagkaroon ng isang malalim na interes sa pagbabasa ng mga libro sa French Revolution at ang mga buhay ng mga presidente ng Estados Unidos. Dahilan upang makakuha siya ng isang mahusay na pangunawa sa mga historical na proseso. Sa isang maliit na kwartong na iilawan lamang ng lampara, isinagawa ang sandugo kung saan ang mga kasapi ay pumirma mula sa dugo ng kanilang mga bisig na sumisimbolo sa kapanganakan ng katipunan. Ang sandugo ay isang pangako rin ng pag-ibig at kapatiran sa bawat kababayan. Naniniwala ang mga katipunero na makakamit lamang ang tunay na kaginawaan, kalayaan, kung ang mga tao ay may mabuting kalooban para sa bawat isa. Dahil dito, ang katipunan ay hindi lamang isang organisasyong may layuning patalsikin ang Imperyo Espanyol. Ngunit, nais nito ang tunay na pagkakaisa sa isip at puso ng mga Tagalog sa ilalim ng isang inang bayan na naghahanap ng liwanag. Nagpulong ang mga katipunero noong Agosto 24, 1896. Ang pulong ay isang magandang simula at pinaluhan ng 500 hanggang 1,000 katao. Ang kabanata na ito ng Revolusyon ay tinawag na
ang sigaw sa balintawa. At kilala rin sa tawag na ang sigaw sa pugad lawin. Sa kalagitnaan ng pulong, bumulusok ang gulo. Ang debate sa pagitan ng katutunerong salungat at doon sa pabor sa pag-aalsa sa gitna ng kanyang galit dahil sa nangyaring kaguluhan sa pagitan ng kanyang mga tao ay binigkas di Bonifacio ang mga katagang ito. O kalipinan, kabuhayan o kamatayan. Mga kapatid, halina't ating kalabanin ang mga baril at kanyon upang makamit ang sarili nating kalayaan. Noong Agosto 30, 1896, pinamunuan ni Andres Bonifacio at Emilio Jacinto ang pagsalakay sa El Polvorín sa San Juan na siyang imbaka ng pulbura at istasyon ng tubig. Bagamat ang lugar na ito ay maiging binabantayan ng mga armado at bihasang kawal ng Espanyol, nagawa itong makuha ng mga katipunero. Higit sa 150 na mga katipunero ang nasawi sa laban. Ngunit ang balita ng kanilang tagumpay ay umalingaw-ngaw sa buong archipelago. Ang bayan ng San Juan del Monte ay naging pambansang simbolo ng pagkakaisa, kalayaan, at isang banal na lugar ng lakas ng loob ng mga Pilipino. Taghuli kay Bonifacio. Ipinahuli ni Emilio Aguinaldo si Bonifacio dahil sa impluwensya ng mga heneral nito. Ito ang kapalaran ng tunay na langit. Hindi naging makatarungan ang paglilitis kay Bonifacio at hinutulan ito ng kamatayan. Si Andres Bonifacio ay tunay na bayani. Itinaya ang buhay para sa bayan. Ngunit namatay sa mga taong kanyang ipinagtanggol.